Andito na tayo sa second part ng survey report natin kung saan itong Tangere 2022 election survey ay nagpakita po. Siyempre po, as expected kasi tulad ng sinasabi natin na hindi naman nakaka-afford si Mayor to pay for expensive surveys. Siyempre po ang ginawa nito yung ibang mga presidential candidates. Pero maganda po dito, kahit number one po si Juan, si Marcos pa rin, pero pinapakita na pataas ng pataas yung trajectory ni Isko Moreno po. Pinakita ko po sa first part and may link po sa dulo nitong video na ito. You can go there. Nasa first part po, pinakita ko po na kahit po overall Juan pa rin na more than half a million ang na-survey po dito at saka January to February 5 po yung Juan, yung survey period. At pinapakita na 54% si Marcos, 22% si Isko Moreno, 15% si Lenny Robredo, and then 43.00 yung iba, sila Lacson at saka Pacquiao. Pinapakita po, while Lenny's number sa 15 remains constant, halos medyo konting nabawasan pa nga po, pero si Mayor Isko po tumaas from January to February. At kahit habang nagsisimula pa lang po yung mga debate, that's why po in this second part i-discuss natin yung debate factor. Di ba po last year pa, paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo na relax lang kayo kung yung mga peking survey sinasabi na ako nga tingin ko dikit na ngayon eh. Si Marcos at saka si Juan, si Isko. Kung sinasabi ng survey na masyadong dehado si Isko, marami po variable. Sabi ko andyan pa yung COVID, pagbalik ng COVID. So bumalik nga yung COVID at naalala naman ng tao na only one person can help the country recover from COVID and go back to normal, si Isko lang. And then sabi ko, andyan yung mga big ticket projects ni Mayor Isko, mga condominium, zoo, Manila Zoo. And then sabi ko, andyan pa yung mga debate. So kaya po, i-discuss natin ngayon kung gaano kalaking factor the debates help Mayor Isko. And tuloy-tuloy pa po ito. Tuloy-tuloy pa po yung mga debate po. Tuloy-tuloy pa paakyat yung number ni Mayor Isko po. Ako po ang feeling ko dikit na yan. Naalos sila ni neck to neck na pero umaakyat pa rin po si Mayor Isko. Diniscuss din po natin sa first part yung kung sakaling ma-disqualify si Mayor Isko, kanino mapupunta yung boto na as in ma-disqualify si Marcos. Kaninong mapupunta yung boto? Karamihan po sinabi, 54% kay Mayor Isko sila. Whereas 16% lang kay Lenny, parang solid yung 15-16% kay Lenny. Hanggang katapusan na po ito ng eleksyon, hanggang ganito na lang po ito. And then 9% kay Lacson, and then Pacquiao, and then yun, kay De Guzman, yung iba po, mas mababa pa po. This only confirms yung parati ko, kaya po, please subscribe at i-share nyo naman, i-refer nyo itong post ko sa ibang tao. Dahil po dito kay Blockcaster, binigyan po tayo ni God ng magandang political instinct na normally what I say happens. Instinct ko lang po yun and political maturity as a long-time political strategies and campaign communication expert. So, matagal ko na po sinasabi sa inyo na nag-peak early si Marcos at saka si Lenny na there's no way for them to go but down. So, si Marcos po, napakita natin sa first part, biggest loser siya from 60 to 54. So, and then si Isko po, biggest winner kasi si Lenny bumaba pa ng konti. So, ito po, dito na po tayo sa mga presidential debates po, kung saan sinabi ko rin naman po noon na debates or
really influence people na noon hindi pa nangyari ito, pero ngayon 60% ng voters ay mga bata and they are exposed to social media and they want it is their future, they want na kilatisin po talaga nila yung mga iboboto nila, hindi pareho noon. Basta dito tayo, bakit dyan ka, basta dyan ako, basta Marcos ako, basta BBM ako, hindi na po ganyan ngayon. Ngayon po, kinikilatisin na nila at nagagalit po talaga sila kung yung job applicant, tama po talaga yung word na ginamit ni Mayor Isko, job applicant ay hindi sumisipot sa job interview. So ito po, nung tinanong po sila, nanonood, nakikinig ka ba sa presidential interview ni Jessica Soho? 4 out of 5 Filipinos po, 4 out of 5 sinabi they watch the interview kay Jessica Soho at na-influensyahan sila nito. Di ba, tama na naman si Blockbuster. Sinabi ko na sa start pa lang ng Jessica Soho interview po, nag-kwan po tayo, nag-live po tayo. While the interview was going, nagbibigay po tayo ng komentary, sinabi ko na aakyat talaga number ni Mayor Isko. So, kilatisin po natin kasi ito po na-covering po ng kwan, na-covering po ng survey po na pinagawa ng mga rival presidential candidates dahil po tulad kay Marcos, mali po tulad ng sinabi ko noon nang interview ko ng Inquirer, mali ang advice kay Marcos na to attend kasi may nag-advise sa kanya na 50 to 60 ka na, huwag ka na umaten, babaksak pa yung number mo, solid ka na dyan. Mali po yun, kaya ngayon po nakandara pa sila, napilitan mag-resign si Benhar Abulos po at the last minute para lang po hawakan as campaign manager si Bongbong Marcos. Ibig sabihin, inaamin nila na palpak yung desisyon nila, huwag ipa-appear si Bongbong Marcos. Pero himayin natin po ano bang impact kay Bongbong at other kandidato itong mga debate na ito. Ayon sa Tangere Kwan, Q7 po, Q7, na graph ito po, makikita nyo yan sa video, na ang nakalagay, ang question, sino sa palagay mo ang pinaka nangunang kandidato sa presidential interview ni Jessica Soho? Dito po, nag-guess nyo na naman siguro yung answer. 65% po sinabi Mayor Isko Moreno. 20% si Lenny Robredo. Kahit sinasabi ng mga kakampink na ang panalo noon si Lenny, 12% si Lacson, meron din sinasabi si Lacson daw ang panalo, and then 4% si Pacquiao. Sabi pa ng study po, 7 out of 10 believe that Isko Moreno stood out the most among the presidential balls, followed distantly, malayo po, by Lenny Robredo, kasi po 65 to 20%. Yung nga po, yung mga high school graduates po, si Isko po talaga nakikita nila yung kwan. Yun naman po sa Metro Manila at saka sa Bicol at saka yung mga mayayaman po, mga higher income, mga elitista, mga mata pobre, yun po kay Lenny. Ang palagay nila, si Lenny ang panalo po. Dito naman po kay Boy Abunda na nung tinanong kung nanood sila, ganoon, 2 out of 5 Filipinos lang po. Hindi pareho doon kay Juan. Mas mataas po kay Jessica Soho. Dito 2 out of 5 lang po. At saka ang resulta po, as expected, kasi alam naman natin, si Boy Abunda, hindi naman po talaga siya entertainment host po siya, TV host, hindi po siya political TV host tulad ni Jessica Soho. Siyempre po, ang nanood, yung mga sabihin natin na mahilig sa showbiz. At nagkataon, yung karamihan rin doon, yun, bumoto kay Marcos kasi ito yung, you know, they're not really reviewing the credentials of the one of the candidates. Dito po sa interview po, sinabi po nila na kung nabago ba yung pag-isip nila sa boto nila, 51% said no. Pero so, ibig sabihin po, hindi talaga nabago. Kumbaga po, hindi talaga very credible yung interview ni Bong, ni Boy Abunda. At saka sa Q10 naman po, question 10, sino sa palagay mo ang pinaka
nangunang kandidato sa presidential interviews ni Boy Abunda. Yung nga po, yung sinabi ko sa inyo, dahil medyo makakuan po ito, yung hindi talaga gaano inistadihan yung boto nila. 43% sinabi, Marcos sila, nakita nila na Marcos. Ito po yung, kahit anong sasabihin ni Marcos, Marcos pa rin. Hindi lang alam kung bakit, basta Marcos pa rin. Pero po, hindi naman nagkakalayo si Mayor Isko na 39% sa Boy Abunda show. At malayo naman si Lenis at 12%, si Ping Lacson sa 5%, si Pacquiao si 1%. So close fight lang po si Isko at saka sa Kwan, Marcos. Hindi po talaga sila nagkakalayo po. At karamihan po, ang sinabi lang po na malakas si Lenny, yun, si Bicol Region pa rin po, yung kanyang lugar lang po. So, eto po. Ito naman po, nanood at o nakinig ka ba sa presidential forum na ni-organisa ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP? Ito po, ganun rin, medyo konti lang, hindi, sa 54% sinabi hindi ako nanood. Pagkatapos po, nung tinanong, sino sa palagay mo ang pinaka-nangunang kandidato sa KBP Presidential Forum? Yun, ito po. Mayor Isko na naman, 54%. Ito po, medyo naiba yung resulta. Kasi, syempre, wala si Marcos. So, 24% si Lenny po. Dito medyo bumawi si Lenny. So, ito po, sinasabi dito sa ayon sa research na Isko is perceived to stood out among the presidential as driven by Mindanao both residents. Tingnan nyo po, nakapuntos siya sa Mindanao residents. So, slowly po, nakikita natin kuan na talaga, may inroad na talaga siya sa mga kuan po, sa mga all over Luzon, Visayas, and Mindanao. So, pero po, yung mga matatanda naman, mga 60 years old and up, yun, sinabi na si Ping Lacson ang sa tingin nila nanalo roon. So, eto po. Sa Q14 po, paano mo ilalarawan ang iyong nararamdaman sa hindi pagdalo ni Bongbong Marcos sa KBP Presidential Forum? 32% sinabi na bigo. 18% sinabi nag-aalala. So, ibig sabihin, worried sila kay Marcos. 15% na sorpresa. 13% na tawa. 10% yung mga kwan pa rin po, mga bulag. Proud ako sa kanya. 9% na bulag pa rin. Masaya. 2% na galit. So, 1 out of 3 Filipinos felt disappointed. 1 out of 3 po, ha? When Bongbong Marcos did not attend the KBP Presidential Forum. So, across all demographics po ito, ibig sabihin, lahat ng tao, ganito ang feeling nila, nabigo. So, gusto talaga po nila sana umaten si Mayor, si Bongbong Marcos. Kaya nung hindi umaten, ala, nag-switch na sila kay Mayor Isko. So, ito po, ito na po ang last graph dyan sa kwan po. So, dito po natin makikita po, tama talaga si Blockcaster na Panic mode! Kaya, bigla, lahat po nabigla. Nabigla, na wala lang, kasi normally yung mga nagre-resign ng mga officials, may goodbye pa po yan sa media, kasi di ba po, almost 20 years po ako sa Inquirer. For example, si Benar Abalos, aalis sa MMDA, no? Na malaking opisina rin naman po talaga, very impact po. Kahit yung tatay niya po, dyan talaga nagkapangalan po. Pero hindi naman nag-goodbye sa media, hindi naman nag-announce sa maga, basta nag-file ng resignation the day before the start of the campaign. So ibig sabihin po, panic mode na yung Marcos camp, dahil siguro po, baka sila ang isa sa mga nagpagawa nito at nakita na nila yung survey na semplang pala yung kwan. Si Ben Harpo, lawyer. So, kahit paano makakatulong siya na paano ba nila ayusin itong issue na ito. So, ang problema po, marami pa yung survey.
Marami pa yan, Kwan. Marami pa yan, mga pag ikot-ikot ni Mayor Isko, di ba ngayon nasa Kwan siya, Rizal, ang ganda ng reception, yung mga mayor lumipat from the Marcos camp to the Kwan ko yan po, i-discuss po yan. Lumipat from the Marcos party to endorsing Isko. So marami na po, bandwagon effect na po ito. Kwan na to, may momentum na po tayo, paakyat ng paakyat. Relax lang po kayo. And please subscribe to the most trusted and most visionary political strategy sa Kwan, sa vlogging world ngayon, si Vlogcaster. Hindi man po sa pagyayabang, pero nakita nyo po, kaya masayang-masaya ako po, lahat ng sinabi ko sa inyo was proven by this Kwan po, by this survey. So, pakikalat na lang itong good news po. At please convince ating mga tao to go for Isko na talaga. Let's give him a chance. Almost 40 years na po si Marcos at saka mga Aquino. Isko Moreno naman for 6 years. Kung pumalpak siya, ibalik natin sa Marcos at Aquino. Forever na. Pero dito, subukan naman natin. Maiba naman tayo po. So, please again, don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. Dahil dito sa channel, parating tama si Vlogcaster sa mga political prognosis natin. And back up by research. And mucho y mas gracias. And see you in my next vlog.